Kumusta ka, Trade? Nandito na yung pinakahinihintay natin, yung PCP air rifle na binili natin. So isang buwan din mahigit ko itong hinintay, kaya napakasaya ko ngayon. Lalo-lalo na itong binili natin dito ay yung kinita natin sa Forex Trading sa 214 KEA. Nag-upload ako ng video dati. Winidraw ko yung kinita natin sa Forex Auto Trade Robot. At yun, in order ko, nagpagawa ako kay Sergio Bert Junicio. Ilagay ko yung Facebook link niya dito sa video description kung gusto niyo rin magpagawa ng PCP air rifle. At ito ka, Trade, napakaganda. Ayan, papakita ko sa inyo. So, kompleto na ito ka-trade. May kasama na rin tayong hand pump para pag naubusan ng hangin, itong PCP tank natin. So, bubumbahan na lang. Hindi na tayo magpapakarga. Tayo na mismo yung magbubomba. So, ito, kakargahan din natin to mamaya. Ayan. So, kompleto na ito. Merong silencer. Merong, anong tawag ito? Bipod. May bipod. Meron tayong scope. Ayan, napakaganda, stainless ito. Hindi ito kakalawangin. Ayan, pati yung silencer niya, stainless. Napakaganda ng paggawa ni Sir Jobert Junicio. Okay? So, ayan, ito yung hand pump natin. Sa kanya rin natin ito binili. Ito yung tangke niya, kakargahan natin. So, dito, nakalagay dito. Ayan. 4,500 PSI. Itang pakita ko sa inyo. Ayan, 4,500 PSI. Ayan. So, yun yata yung maximum na karga nitong tangke. Maximum na karga nitong tangke. At ito, kinakargahan natin. Ayan. Bumili rin tayo ng hand pump. Kasama na ito. So, sa ngayon, nasa... Punong salit. Ngayon, nasa 2,000 pa lang. Sumalayo pa hanggang dito pa yata sa 4-5. Wala pa tayo sa kalahati. At ito, kakargahan natin yan. Ayan. So, tatlo kaming magpapalitang magpapump kasi nakangalay. Ito. Ito, silito muna. So, malaki kasi yung tangke. Kasi kapag na-full naman yan, kaya daw yan. Malaki kasi yung tangke nito kapag na full daw na malagyan ng hangin. Abot daw to ng 120 shots. 100 mahigit daw. Kaya isang karga lang. Pwede lang bumiyahe. Hindi na magkakarga ulit yan. Matigas na. Hindi na kaya o. Bumping. Hindi ka tamit ulit. Ganun, ganun kayo mo eh. Malakas ka pala, Tulits. Malakas ka pala, pwede ka mag-boxing. Ito mga ka-trade. Yung karga ng tanki ngayon, natin ngayon nasa 2 pa lang. Yung max ito ay 6. So 6,000 plus ay ito yung 6. Yung 2, 2,000. Grabe yung silimpulat yun. Tama mo sa kanya. Ito, hindi na kaya. Paano kaya to? First time lang namin, hindi na kaya oh. Nasakya na. So tanggalin natin, tanggalin. Ang grabe ito, te.
Yung sa likod. Ito 'yan. Para, oh, singawan mo diyan. Ay sus, kitong gagawin mo, pondo. Ayan, okay na. Singaw na. Ngayon, tanggalin natin to. Ito na ang kabit. Ano na? Kami humuka. At yung laman niya, yan, tanggalin natin yung pump. Nasa number 2 pa lang. Grabe, paano kaya punuin to? 2 pa lang yan eh. Ito ka trade, subukan natin paputukin. Tanggalin mo natin ang silencer. Tingnan natin yung tunog niya kung gano'n siya kalakas pag walang silencer. Ito yung lagayan niya ng bala, ito. Dito lang lagayan niya ng bala. Tapos papasok natin dito. Yan. Tara. Tapos ito lang yung kasahan niya. Ganyan lang. Ready niya pagkalabit. Ngayon, try natin kung gano'ng kalakas yung tunog nito. Pag walang silencer. Gano'ng kalakas pag walang silencer. Isa pa. Mas 45? Lagyan mo natin isa pa. No. 145. Ngayon, pakita mo yung tubig doon. Yung dagat, yun doon. Doon sa dulo ba? Grabe. So, yun yung titirahin natin sa dulo, mga ka-trade. Malayo to, mga 100 meters mahigit. I-zoom mo para makita yung ano, yung tatamaan ng bala. Yan, doon banda. Doon, doon sa may open banda na, yun, yung may open na parang kanal yan. Malayo yan, 100 meters mahigit yan. Yan, tingnan natin yung bala. Ayun, magpas pa doon. Magpas pa, kita? Isa pa. Isa pa, isa pa. Huwag natin palagpasin. Dito lang banda sa ano, tubig, sa tubig lang. Yun. Ganun kalakas. Ayun, ka-trade. Lagyan natin ng silencer para mapakinggan nyo rin kung gaano kahina yung tunog niya, yung puto, kapag meron ng silencer. So, makita natin kanina, kahit ang layo nun, malakas talaga yung impact ng bala. Pero syempre, sa scope siguro, medyo mag-a-adjust ka na. Kakapain mo na kung paano. Yung eksaktong tama. Hindi na siguro mag-0-0 yan kasi yung sight ko kanina kasi medyo malayo na yung distansya, hindi na 0-0. Ngayon ito, tingnan natin yung tunog kapag mayroong silencer. So ganun lang siya, ganun lang yung tunog, parang baka lang, parang lagitik lang, tik, ganyan lang. Lapit mo ng konti, lapit mo, para rinig na rinig nila yung tunog. Lapit mo dito. Yan. Ito lang tunog niya pag mayroong silencer. Ganun lang. Malakas pa yung lagapak ng bala doon kaysa sa tunog dito kapag mayroong silencer. Ganun ka tindi. Ang bala nito ka-trade eh, para sila ng mga bala ng mga air gun ito. Air rifle. Ayan, so yung tawag kasi namin sa dito, yung baril lang ito ay dibomba sa Bisaya. So ito yung mga bala. Pares lang yung bala nito. Ngayon, susubukan natin ito kung gano'ng kalakas ito. Meron tayong lata. Ayan. Titirahin natin itong latang to. Titingnan natin kung gano'ng kalaki yung butas, gano'ng kalakas yung tama nito. So, ilalagay natin doon. Titira ko dito. Titest tayo doon lang. Ngayon, sukatin ko, hakbangin ko kung ilang metro. Mga estimate lang kung ilang metros yung layo mula dito. Sundan mo. Mula dito hanggang doon. So yun ka-trade, hinakban ko siguro mga 15 meters to 20 meters yung distansya.
So malapit lang ito. Ngayon try nating tirahin kung gaano kalakas yung tama niyang lata. Okay, game. Okay, game. So yung lagayan ng bala dito yan. Sasalpak lang natin 'to ng bala. Sasalpak yan natin dito sa butas. Yan. Sara. Tapos ito na yung kasahan. Ready na yan. Yun, try natin. Tapos titingnan natin mamaya kung gaano kalalaki yung tama ng lata. Yun, sa pool. Tumba yung lata. So tingnan natin yung unang tama. Check natin yung lata. Tara, tingnan natin yung lata. Tingnan natin yung lata. So, kung ganun kalayo, may titirahin kayong pato, sigurado hindi na mabubuhay. Bakit? Tingnan nyo ito. Ito yung tama ng lata, oh. Napakaliit lang ng bala. Nandito pa sa loob yata yung bala. At tumagos. Napakaliit lang ng bala natin. Pero makita nyo yung tama dito sa lata, oh. Wasak talaga. At tagos yan sa likod. Yan, tagos sa likod. At bumaon pa dito. Yan, dumikit pa dito sa ano. Yan, lumalim pa yung simento. So, ganun siya kalakas. At sentrong-sentro talaga. Makita natin sentrong-sentro. Ngayon, tirahin pa natin yan. Mga limang bala. Tingnan natin kung anong itsura ng lata pagkatapos. Itong karga nito ka-trade ay nasa 2,000 pa lang yung karga, yung laman ng tangke. Kaya pag mas maraming karga, mas malakas pa to. Nasa 2,000 pa lang, kasya to hanggang 6,000 eh. Hanggang 6 eh. So ganun katindi, ganun kalakas to. Hindi natin. Karga-tin ang bala. Ito, cover lang to. Cover lang to dito. Tanggal natin yung silencer para maganda. Para marinig niyo yung putok. Game. Sa pool. Tumba. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung scope. Dito ba eh. Hindi sumusakto, no? So, yun yung pangalawang tira. Sa pool, ito pangatlong tira. Sa pool pa rin, pangatlong tira. Pangapat. Tapos titignan natin, limang tira kung ano itsura ng lata. Pa rin. Ito yung panghuling tira. Lagyan natin ng silencer. Balik natin yung silencer. Baka magalit yung kapitbahay. Baka sabihin, nagpaputok tayo ng baril. Sobrang lakas ng putok. Yan. Okay. Yun. Napakahina lang, parang lagitik lang yung ano, pag merong silencer. Tingnan natin yung lata ngayon, titingnan natin. Ito. Ayan, pulutin natin yung lata. So tingnan nyo yung mga tama niya. Ang lalaki ng mga butas. Napakaliit lang ng bala natin din yung bala. Bumaon din yung bala nyo. Pero ang lalaki ng butas, oh. Sa 2, 3, 4. Ayan, tagos yung iba. Pinagtagosan. Ayan, tara.
Pakita ko sa inyo yung bala, gano'ng kaliit yung bala. Gano'ng kaliit na tama ito. Ito lang yung bala natin, Katrido. Yan, kita. Ito yung bala natin. Ito yung butas. Oh. Gano'ng kaliit ng bala. Halos nag... ta times 3, times 4. Yung tama, yung wakwak ng tama. Yan, ganun kalakas yung impact, ganun kalakas yung baril na yan. Kaya kahit malayo, talagang patay talaga pag mayroong pato. So, delikado lang din to kasi malakas yung tama eh. Kaya dapat ingatan. Baka may tao, mga tama ng tao. Tingin ko papatay ng tao to sa lakas ng ano eh. Sa lakas ng... oh, sa laki ng ano, lata to, tagus pa. Nabaon pa, nabanda pa, nalalim pa yung semento. Kaya, mag-iingat din talaga. Ayan. So, saktong-sakto to, trade. Ayan, break natin to. Ayan. Saktong-sakto to dito sa area namin, kasi yung area namin, meron kaming mga fish pan. Kung napapansin nyo kanina, yung tinira natin, fish pan ko yun. Paikot ng fish pan to, makita nyo dito. Yan, makita mo dito sa baba. Yan, kung nakikita nyo dyan sa baba, fish pan yan dyan sa baba. So, itong lugar namin, itong farm namin, pinapaligiran to ng fish pan. Kaya napakadaming ano dito, marami ditong wild duck, maraming pato dito. So, kaya ako bumili nito kasi kapag madaling araw, kapag hapon, hindi lang 100-200 wild duck yung dumadapo sa fish pan namin doon sa may kabila. Kaya yun yung maging hobby natin. Tuwing madaling araw, tuwing hapon, maghahunting tayo kahit isang pirasong pato, dalawa, ganun lang, hindi naman natin ubusin. Pa isa-isa lang, dalawa-dalawa, ganun lang. Libangan natin para may pang-ulam din tayo dito sa farm. So, mag-upload din ako ng video para sa mga mahilig ng hunting, mahilig sa rifle. Ayan, so mag-upload tayo ng video dito sa YouTube channel ko para may mapapanood din kayo sa mga libangan natin dito. So ayun ka trade, at least sa 214K forex trading robot natin, nakapag-withdraw na tayo ng kita at ito nabili natin ng air rifle. Gusto kong pasalamatan si Sir Jobert Zunicio, napakadaling kausap, ang ganda ng gawa nyo sir, napakaganda, talagang sulit yung bili natin dito. So yun lang mga trade, maraming salamat sa panonood, huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko para sa update sa panghunting natin gamit yung PCP air rifle natin. Bye-bye.